Hi! Gagamit ka ba ng vinyl tiles para sa flooring mo? Maganda ba ito bilang floor finishing? Ano-ano ang dapat mong malaman bago ka mag-decide na ito ang piliin bilang floor finishing materials para sa bahay mo? Kung ikay interesado, panoorin mo ang video ito. Hi! This is Kuya Arky, your Kuya Architect. At kung bago ka pa lang dito, please do subscribe sa ating official YouTube channel and click that notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. So, sa video ito, i-discuss natin ang advantages at mga issue maaaring mong ma-encounter sa paggamit ng vinyl tiles. So, tara! Let's go! So, bago munang lahat, ano ba ang isang vinyl tiles? Well, ang mga vinyl tiles are commonly made of polyvinyl chloride plastics or mas kilala natin nilang PVC. Yes, same ito sa material na ginagamit natin sa mga sewage and drainage pipes and also for the ceiling boards at mga frames. These PVC sheets are heated and pressed together to form a flexible and durable materials. Ito nga yung vinyl tiles. So, ito nga ay naging isang sikat na floor finishing na ginagamit sa maraming bahay. So, ano-ano nga ba ang advantages o kagandahan sa paggamit ito? Tara at ating alamin ang mga good qualities ng vinyl tiles. Una, ang availability. Ang vinyl tiles ay isa nga sa mga floor finishing materials na hindi ka mahihirapan hanapin o bilhin. Kasi nga, available ito sa halos lahat ng Home Depot o malalaking hardware sa iyong area. So, hindi talaga problema ang accessibility sa product na ito. Hindi ka rin mahihirapang mamili ng designs dahil maraming available nito. Variety of design will never be an issue. May babagay at babagay sa trip mo. Pwede kang mamili ng mga designs mula sa mga neutral colors tulad ng white, gray, beige. Meron ding mga wooden designs tulad naman ito. Meron namang stone designs tulad naman ito. At available din ito sa ibang kulay at mga geometric patterns tulad naman ito. So, pili na! Available din ang vinyl tiles sa different sizes. Ang pinaka-common nito ay ang 30 by 30 cm square floor tiles at available din ito sa 6 by 36 inches at 4 by 36 inches rectangular or ang plank type na vinyl tiles. At ito'y may karaniwang thickness from 1.3 mm, 2 mm to 8 mm. Ang mga plank types pala ang ginagamit para magmukhang may wooden finish ang ating mga floors. Ito nga ay cheaper alternative sa paggamit ng ceramic plank tiles or yung laminated wood panels. Actually, meron ding available na vinyl sheets, which is a large and a continuous sheet. Ito ay gaya sa kilala nating floor mat sa bahay. Pero mas makapal at matibay ito. So there, ang vinyl tiles ay hindi mahirap hanapin at madami ka pang pagpipilian. Sunod, budget friendly. Well, compared sa ceramic at porcelain tiles, at sa laminated wood panels, mas mababa ang presyo ng isang common vinyl tiles. Bukod sa mababang presyo ng mismong tiles, mas makakatipid ka rin dahil konti lang ang kinakailangan tools sa pag-install nito. Di gaya ng mga ceramic tiles na kailangan pa magmasa or mag-set ng mga concrete adhesive at maglagay pa ng grouting, o kapag gumagamit ka ng laminated wood panels na kailangan pa ng underlayment for cushion and insulation. Ang vinyl tiles can be directly installed sa flooring by the use of easy applied adhesives. Mas magaan din ito, kaya mas madali at matipid i-transport sa site, matipid na sa installation, bawas gastos pa sa hauling at delivery fee. Budget friendly, di ba? Next, lightweight. Again, isa sa pinakamagaang flooring finishing materials ang vinyl tiles. Kaya, kung ang concern mo ay ang weight ng floor to be supported structurally,
at naghahanap ka ng magaang option para dito, well, ang vinyl tiles ang magandang solution sa weight concern mo. Ito'y gawa sa lightweight plastic materials, kaya hindi nag-a-add ng masyadong bigat sa structure. Unlike sa conventional ceramic tiles na mabigat, extra added weight pa ang makapal na cement adhesive nito. So again, kung naghahanap ka ng magaang floor finishing materials, pero maganda at durable, vinyl tiles can be a perfect fit for you. Workability. Again, isa sa magandang katangian ng vinyl tiles ang pagiging magaan nito. Kaya mabilis at madali itong i-install. Mas madali rin itong i-cut compare sa isang ceramic tile. Dahil simpleng cutter lang, pwede na itong hiwain. Unlike sa isang ceramic tiles na kailangan mo pa ng grinder para mahiwa ito. Maingay na, maalikabok pa. At ito naman ang mga basic tools na ginagamit sa pag-install ng vinyl tiles. Calculator and steel tape to measure the area of the floor. Cutters and cutting boards. Straight edges. Spreaders para sa adhesive. And rulers to flatten the vinyl tiles. Traditionally, ang gamit lamang sa pagdikit ng vinyl tiles ay ang contact cement. O mas kilala natin sa brand name na Rugby. Pero ngayon meron ng mga available na mga bagong adhesives na pwedeng gamitin na mas mabilis at malinis i-apply. Isa na dito ang acrylic flooring adhesive. Mas madali itong i-apply at mas durable compare sa ordinary Rugby, offering a degree of temperature and moisture resistance. Meron din namang tinatawag na self-adhesive vinyl floor tiles, kung saan hindi mo na kailangan bumili ng floor adhesive dahil may kasama na itong pandikit mismo sa likod nito. So you just have to peel the back cover and directly idikit mo na ito sa floor. Ang mga vinyl tiles ay pwedeng idikit sa concrete floors, plywood, or kahit sa existing floor tiles. Pero syempre, kailangan mong i-sure na malinis, tuyo, at pantay ang floor surface na iyong pagdidikitan. Maintenance. Unlike sa real wood, ang vinyl tiles ay mas water resistant. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta nag-a-absorb ng tubig or ibang liquids, kaya hindi ito madaling magkaroon ng stains. Again, matapunan man ito ng tubig or ano pa mang liquids, hindi ito absorbent. Generally, madali itong linisin gamit ang walis, mop, or iba pang pamunas. Vinyl flooring can be resilient if properly installed and maintained. Floor insulator. Unlike sa ordinary ceramic tiles na malamig sa paa, mas nai-insulate ng vinyl floor tiles ang colder temperature ng subflooring ito. Kaya mas comfortable maglakad dito, especially during cold days with colder temperatures. So again, ang vinyl tiles ay easily available, budget-friendly, lightweight, easy to install and maintain, comfortable kaysa ibang floor finishes. Nice, di ba? But gaya ng ibang materials, makaka-encounter ka rin ng mga issues kung gagamit ka ng vinyl tiles. So, ano-ano nga ba ang mga disadvantages sa paggamit nito? Tara at atin rin isa-isahin. Generally, compare sa mga harder tiles, mas maiksi ang lifespan ng isang vinyl tile. Over time kasi, nagkakaroon ng mga dahilan ng pagkasira nito. Una, ang scratching. Dragging heavy furnitures, sharp objects, or kahit ng mga hoko ng ating mga alagang aso at pusa ay pwedeng maging dahilan ng mga scratches sa ating vinyl flooring. So, paano maiiwasan ang magkaroon ng scratches ang ating vinyl tiles? Well, 1. Simply use rugs and mats. 2. Gumamit tayo ng mga rubber pads kung maglilipat tayo ng mga mabibigat na furniture o gamit sa ating mga bahay. At lastly, ugaliing maglinis parate upang maiwasan ang pag-accumulate ng mga dumi or mga debris na maaaring maging dahilan ng pagkagasgas ng ating vinyl floor tiles. Heat reactive. Maaaring lumobo, bumaluktot, or ma-deform ang isang vinyl tile. Isa sa dahilan nito ay ang exposure sa high temperature. Kung kaya ang mga vinyl floor tiles na madalas masinaga ng araw, example yung malalapit sa bintana or ibang openings, maaaring mag-warp ito dahil pwedeng mag-expand ang isang vinyl material pag-expose sa katagalan sa mainit na temperature. Kaya hindi ito advisable na ilagay sa labas ng bahay or sa mga areas na madalas na iinitan. Kasi nga, nag-expand, nadideform. Water damage. Isa rin sa magiging dahilan ng warping ay kung napasukan ito ng iniliquid or ng tubig ang ilalim nito. Take note, ang vinyl tiles ay water resistant
pero hindi waterproof. Ibig sabihin, hindi dapat ito exposed sa tubig ng matagal. Maaari kasing pahinain ng tubig ang kapit ng adhesive nito. Kaya maaring bumuka ang mga vinyl tiles. Dahilan ng pagkapudpud nito or sa katagalan pagkatanggal nito sa sahig. Kaya dapat pag ito ay nabasa, dapat agad itong punasan. Pang hindi tuloy ang maabsorb sa ilalim ang tubig para maiwasang mag-warp ang vinyl tiles. Isa ang Pilipinas sa mga bansang nakakaranas ng mga bagyo at mga matitinding pag-ulan. Kaya karamihan sa atin ay nakadanas na ng pagbaha. Kaya kung ikaw ay nakatira sa isang lugar na masasabing flood-proof tulad ng tabing ilog, dagat, or sa mga mababang lugar, ay dapat iwasan ang paggamit ng vinyl tiles, especially sa ground floor. Again, kung madalas itong malubog sa tubig baha, ang tubig at ang dumi nito ay eventually sisirain ang adhesive ng iyong vinyl tiles. Kaya hindi rin magtatagal ang iyong vinyl flooring. Matutuklap at matutuklap talaga ito. So always remember to keep your vinyl tiles dry all the time. Masasabi nating hindi climate adaptive ang vinyl tiles. Especially na nakatira tayo sa isang tropical country kung saan mayroong tag-init at tag-ulan. So, prone to scratching, heat reactive, at water damage. Ito ang mga common issues na maaaring mong ma-encounter kung gagamit ka ng vinyl floor tiles sa iyong flooring. So, those are the advantages at disadvantages ng paggamit ng materials na ito. Sana ang video ito ay nakatulong para sa inyo upang mag-decide kung gagamit ba kayo ng vinyl tiles. Ano, gusto mo ba or ayaw mo na? At ano ba bang klaseng floor finishing ang gusto nyo nating i-review? Comment down your answers below. So for more architecture and design contents, please don't forget to leave a like and subscribe sa ating Kuya Architect YouTube channel. Again, this is Kuya Archie, your Kuya Architect, and thank you for watching. Bye!